Pupunta pala ako dun sa bagong tinatrabahoan ng aking misis kung bakit umalis ang misis ko dun sa tinatrabahoan niya. Yung pangalawang tinatrabahoan ng misis ko, bakit siya na talaga yung umalis doon. Diyan nagtatrabaho yung misis ko. Ayan, ito yung daycare center, mga kabayan. Siya pa lang yung pinakaunang Pinay dito na nagtatrabaho, na nakapasok dito. Bike tayo papunta doon sa tinatrabahoan ng misis ko dati. Dahil sa grocery store siya nagtatrabaho. Yung magandang gabi sa inyo. So ang oras dito pala sa amin ngayon ay alas 11 ng gabi, pero maliwanag pa rin, no? So ngayon, mga kabayan, pupunta pala ako dun sa bagong tinatrabahoan ng aking misis. Samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung saan siya ngayon nagtatrabaho. So sa mga nakasubaybay ng aking vlog, no, yung misis ko pala, mga kabayan, ay nagtatrabaho siya dati sa store. Dito yung tinatrabaho niya sa likod ko. Ngayon ang pupunta natin dito banda na side sa likod ko, mga kabayan. Samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo yung bagong tinatrabahoan niya at ikukwento ko na din sa inyo, mga kabayan, kung bakit siya umalis doon sa tinatrabahoan niya dati. Ang gagawin ko pala ngayon, pupunta din ako doon kasi nga kukunin ko yung bike niya. Bali, naiwan niya pala yung bike niya kahapon dahil nagkasakit siya. Sinundo ko sa kahapon ng tanghali doon sa trabaho niya. Tapos nakalimutan namin isakay sa sasakyan yung kanyang bike. Kaya ngayon, mga kabayan, pupunta tayo doon kung nandun pa rin yung bike niya, kasi nakaparking lang yun sa labas. At ipapakita ko na din sa inyo at sasabihin ko kung saan siya nagtatrabaho. Ayan. So yan yung bahay namin, mga kabayan. Yan dyan sa unahan yung bahay namin sa may taas doon sa dulo. Pero ito na building, yung pula na yan. Dyan siya nag-uumpisa. Nagbabike lang kasi siya, mga kabayan. Tapos yung daanan niya, ito. Ayan, babaktasin niya papunta doon sa tinatrabahoan niya. Nagbabike lang siya papunta doon. Sara, mga kabayan, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo, kung ilang minuto. So mag-uumpisa na tayo ngayon, nasa 30 seconds na tayo naglalakad papunta doon sa tinatrabahoan niya. So mayroong daanan na dalawa dito, dito sa right side, meron din dito sa left side. So ang gagawin natin, dito tayo dadaan sa left side, mga kabayan, kasi pag uwi natin mamaya, dadaan tayo dito, tagos tayo dito. So alas 11 ito yung oras, medyo walang araw, mapag siya, mga kabayan, makulimlim yung langit. Pagka may araw siya, pagka ganito, kahit alas 11 ng madaling araw, alas 12 merong liwanag dito dahil nga summer dito. Kung napapansin nyo, walang katao-tao, mga sasakyan na yung makikita nyo dito. So magsasalita ako sa inyo, mga kabayan, ha. Ayan. So yan, maglalakad tayo, mga kabayan, at sasabihin ko sa inyo kung bakit umalis ang misis ko din sa tinatrabahoan niya. Una pala, nagtatrabaho pala yung misis ko sa mga nakasubaybay sa atin sa vlog, no, doon sa baba. Mamaya pupuntahan din natin doon kasi may bibili na ko doon na lemon. Saka yun lang din yung store na nagbubukas hanggang alas 12 ng ating gabi. Yung iba dito halos wala na. Pagka alas 5, alas 6, sasarado na. So umalis pala yung misis ko doon. Nung una pala, mga kabayan, ay nag-apply siya doon. At yung store manager kasi doon ay Pilipino. Tapos sabi nung Pilipino ay baka hindi niya daw makayanan yung trabaho dahil nga yung schedule ay gabi. So ngayon, sabi ng misis ko, susubukan niya lang daw. Binigyan naman siya ng schedule noon ng isang linggo, panggabi siya. Pero mga unang gabi pa lang, mukhang nanghihina yung katawan ng misis ko dahil nga panggabi. Hanggang alas 4 sa pumapasok, tapos umuwi siya ng alauna, minsan alas 2 ng madaling araw. Kaya pagka umaga naman, hindi makatulog yung misis ko. Ayun na nga yung sinabi ng store manager, baka hindi niya daw kayanin yung panggabi na trabaho. So ganyan, talikod lang natin yung camera, mga kabayan, para makita nyo dito kung gaano kaganda yung nadadaanan natin. So ito yung nadadaanan ng misis ko. Tapos nandyan yung bahay kanina, mga kabayan, yung sa taas, taas na building sa baba na yan. Tapos yung sabi nga ng store manager nun ay
Pagdating ng isang linggo, mga kabayan, sabi ng store manager, doon na Pilipino din, sa unang tinatrabuhan niya ay ililipat lang daw siya ng ibang branch na pang umaga daw siya. Ayun na nga, pagka isang linggo ay nilipat siya. Hindi naman siya pinaalis or umalis, kundi nilipat lang siya para maganda yung schedule niya at makayanan niya yung araw, mga kabayan, yung trabaho na araw. Mas maganda kasi yun, kasi hindi puyat yung katawan. Kaya yun, nilipat siya dun sa kabilang branch, pero isang company pa rin, mga kabayan. Oras ng trabaho niya dun ay alas 5 hanggang alas 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So 5 to 2 yung trabaho niya. Tapos alas 4 pa lang gising na siya, dahil nga alas 5 susunduin na siya doon. So dalawa sila, mga kabayan, sinusundo alas 5. Tapos nagbabiyahe na yan sila alas 5 papunta doon sa store. Tapos, mga kabayan, ayan, pakita ko lang sa inyo, mga kabayan, habang ako nagsasalita dito, ganyan lang yung camera. Mga isang linggo na mahigit din, pero nung unang trabaho pa lang ng misis ko doon, parang napapansin niya doon na magaan naman yung trabaho, dahil yung trabaho niya lang doon ay nagiinit siya ng tinapay. Minsan nag-aarins-aarins lang siya doon ng mga grocery store. Sa grocery kasi siya nagtatrabaho. So yung pangalawang tinatrabahoan ng misis ko, bakit siya na talaga yung umalis doon? Bali yung store manager doon ay Pilipino pa rin yung store manager doon. Ayun nga sa akin dito, mga kabayan, kahit matagal na ako dito, magdadalawang taon ako dito, mga kabayan, hindi naman ako nakaranas dito ng mga yung parang dinidiscriminate ka. Kasi sa ibang lugar, mga kabayan, hindi talaga maiwasan yan, lalo na pag Asian tayo. Tapos yung iba na mga puti, medyo mababa talaga yung tingin nila sa atin. Pero nung ako, nung dumating ako dito, maganda yung pagtrato ng mga katrabaho ko dito. Yung mga tao dito, mababait, mababayan, mga lokal. Pero doon lang sa tinatrabahoan ng misis ko, nung unang araw pa lang niya, sinabihan na talaga siya ng kasama niya doon na hindi niya daw gusto yung mga Pilipino, ayaw niya daw, hate niya daw. Dito kasi, mga kabayan, may mga tao din dito na ayaw nila dito sa mga foreign na kagaya natin. Yung bago sa kanila, may iba din dito na ayaw nila. Kaya nung isang linggo, kaya naman ng misis ko yung trabaho doon, wala naman sa problema. Ayun lang nga yung may kasama lang siya doon na parang hindi na siya komportable, dahil nga araw-araw na yung isang kasama niya na lokal na parang hindi na maganda yung trato sa kanya. Tapos ayun, nagpaalam siya doon sa store manager. Ang sabi naman ng store manager, gusto na ng misis ko na ilipat siya ng ibang branch din. Pwede naman daw. Kasi dito, mga kabayan, alam mo, pagka hindi ka komportable sa tinatrabuhan mo, pwede ka naman magpalipat. Basta yung papel mo, wala ka namang kontrata, mga kabayan. Kasi yung misis ko wala naman siyang kontrata, dahil pwede naman siya mag-apply kahit saan, ilang company, at kung ano yung trabaho, walang limit sa kanya. So, ayan, mga kabayan, no? Dito na tayo, mga kabayan. So yan, dyan nagtatrabaho yung misis ko. Ayan, ito yung daycare center, mga kabayan. Tapos tingnan mo yung sa baba, dagat. So ito na yung dinaanan natin, oh. So sobrang lapit lang sa, mga kabayan. Ayan, so dito nagtatrabaho yung misis ko. Titingnan natin kung nandito pa rin yung bike niya. Kasi nga hindi namin nakuha nung kahapon, yung pagsundo ko sa kanya dito. Ayan, ayan yung tinatrabuhan niya. Siya pa lang yung pinakaunang Pinay dito na nagtatrabaho, na nakapasok dito. Madali lang kasi sa nakapasok, dahil nga wala naman sa kontrata. Ayan, ito pa yung bike niya, mga kabayan, oh. So wala talagang galaw dito sa, ayan, may mga gamit pa nga una tinatapon na. Ayan, dito sa nagtatrabaho ito. Mahaba to, ayan. Ayan. So ito yung bike niya, mga kabayan. Gagamitin natin ito papunta dun sa bibili tayo ng lemon, dahil nga nagkasakit nga siya. So yan, mga kabayan, nandito pa yung bike ng misis ko. Actually itong bike niya to ay second hand lang namin, nabili to sa online, murang mura lang to. Tapos sa likod natin, dyan sa nagtatrabaho, yan yung daycare center. So yun, mga kabayan, yung trabaho pala ng misis ko dito ay sa daycare siya. Nag-aalaga siya ng mga bata dito. Bali parang siya mata sila dito. Mayroong tagaluto, mayroong tagaalaga ng bata na maliliit. Sa kanya yung mga 1-year-old yung inaalagaan niya. Tapos sabi niya maganda naman daw dito yung trabaho, at saka magaan, na parang nasa bahay ka lang daw. Kasi nga
8 hours lang yung trabaho dito. Yung break time nila ay isang oras, pero counted na daw yun sa kanila mga kabayan dahil 8 hours tuloy-tuloy. Bali, parang 7 hours lang yung trabaho mo kasi yung isang oras yun yung break time nila. Pero bayad kasi yung break time nila dito. So, ayun mga kabayan, magbabike pala tayo papunta dun sa tinatrabahoan niya dati. At ipapakita ko sa inyo. Tara mga kabayan. Ayun. So, yun mga kabayan, magbabike tayo papunta dun sa tinatrabahoan ng misis ko dati. Dahil sa grocery store siya nagtatrabaho. Yung unang tinatrabahoan niya, yan sa likod natin, dyan siya nagtatrabaho ngayon sa daycare center. Tapos dito siya nagbabike pa uwi mga kabayan. At ayun na nga mga kabayan, yung nakwento ko na sa inyo kung bakit nga ba ay umalis yung misis ko dun sa tinatrabuan niya. So yung misis ko kasi dito, yung papel niya ay tinatawag na reunification, open work permit sa mga kabayan. Wala siyang kontrata, kahit saan pwede siyang magtrabaho, kahit anong oras pwede siyang umalis, basta magpaalam ka lang mga kabayan. Ayan, so maglalakad na ako mga kabayan, no, dahil medyo flat na yung gulong niya. Tumutunog na kasi siya. Tsaka mas maganda kasi pagka ganito, mahawakan ko yung camera. Pag nagbabike kasi ako, medyo mahirap pag nagbibideo tayo. Pero makikita nyo din yung dadaanan natin. So ito yung dinadaanan ng misis ko. Pag pauwi na siya, ito yung gamit niya, itong bike na to. So dito mga kabayan, sa may daycare center natin, natrabuhan ng misis ko, mababa ito yung mga kasama niya dyan. At siya lang din daw yung inasahan ng mga kasama niya dyan. Kasi nga tayo naman mga Pilipino, pagdating sa trabaho ay wala naman tayong problema. Basta yung mga kasama natin ay okay mga kabayan, no, at mababait. Ngayon na madaanan tayo dito na grocery. Yan, grocery din yan mga kabayan. Kaso alas 11 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. So malapit lang siya. So yung bahay namin, ayun, ayang may mataas na building sa baba niyan. So yung tinatrabaho ng Mrs. Paul, dyan lang sa likod. So dito sa nagdumadaan minsan. Yan, medyo malapit lang sa mga kabayan. Kayang-kaya lang lakarin. Siguro pag nilakan mo ito, nasa, siguro nasa 5 minutes na mga kabayan or 6 minutes, magkakarating ka na. So yung paligid natin, no, medyo maambot siya. Ngayon mga kabayan, samahan niyo ako. Pupunta tayo dun sa grocery store natin. Trabaho ng Mrs. Paul yung pinakaunang store, para makita nyo rin kung ano yung store dito. At yun lang yung nag-iisang store dito na bukas hanggang alas 12. So yun mga kabayan, nakarating na tayo dito sa bahay namin. So yan yung bike ng misis ko sa likod, pinarking natin. So ito yung bahay namin sa taas mga kabayan, diyan tayo nakatira. Ngayon pupunta tayo dun sa grocery store na tinatrabuhan ako yung misis. Ay, dahil bibili ako ng lemon, dahil nga sinisipon siya at tinatrangkaso yung misis ko mga kabayan. Dahil nga yung misis ko nag-aalaga siya ng mga bata, lalo na hindi maiwasan mayroong mga sipon yung mga bata, may mga ubo, at hindi maiwasan na hawa siya mga kabayan. Kaya ngayon nagtrangkaso siya, nagkaroon siya ng trangkaso. At masakit yung ulo niya, yung mga katawan niya ay masakit din daw. Kaya hindi siya nakapasok nung half day nung kahapon. Kaya ngayon bibili tayo mga kabayan ng lemon. So pupunta tayo dito sa grocery store. Ito pa lang yung grocery dito na nagbubukas lang hanggang alas 12. Kadalasan kasi dito ng store, sarado na sila ng alas 5 ng hapon, alas 6 ng gabi, alas 7. May iba alas 11, pero yung isa dito, nag-iisa lang dito hanggang alas 12 siya. Maya-maya magsasarado na to. Yung tinatrabuhan pala ng misis ko mga kabayan, yung mataas na building niyan sa harap niya. Diyan lang tayo bibili mga kabayan, diyan siya nagtatrabaho. Tapos yung bahay namin, ayan, oh, napagitnaan lang. Tapos nung tinatrabuhan ng misis mo yun, doon sa likod. So halos magkasing layo lang sila, medyo malapit lang talagang lakarin. Ito pala mga kabayan, daycare center din ito. Bali yung in-applyan lang misis ko, tatlong daycare center. Tapos nauna nga itong tumawag sa kanya, yung pinuntahan natin. Tapos yung iba, mga ilang araw ay tumawag din mga kabayan. So yan mga kabayan, yan yung building na yan, hotel yung mga kabayan.
sa baba niyan, dyan nagtatrabaho yung misis ko dati. Ito sa harap niya, ito na yung mga grocery store. Ngayon sarado na yan ngayon mga kabayan. Ito mga bintana, mga damit, ayan. Halos sarado yung mga establishment dito pag ganitong oras. Ayan. Alas 11:30 na dito ng gabi. Ayan. Alas 5, alas 4, wala, nagsasarado na ito. Ayan, may plug na yun mga kabayan sa unahan yan. Hotel kasi ito sa taas. Ayan, hotel. Ito naman kuna ng ticket. Ayan. So, yan lang nagbubukas ngayon dito. Isang nagbubukas. Tingnan nyo, medyo marami-raming tao dahil nag-iisa lang dito. Nagbubukas hanggang alas 12. So, mamaya, magsasarado na yan. Ito, sarado na yan. So, pasok tayo dun. Bibili tayo. Ayan. Ito yung tinatrabuhan ng misis ko dito, mga kabayan. Ito. Hinaan ko yung boses ko kasi may namimili. Ayan. Ayan. Ito yung area dito niya. Ayan. So, ito mag-aari lang dito ng mga, ayan, mga grocery store to. Medyo malaki-laki to dito. Ayan, dito sa nagtatrabaho dati. Kaso may mga time na, ayan, nag-aari siya ng mga mabibigat din dito. Hindi maiwasan minsan. Ayan, so ito yan dito. Grocery store to. Ayan. So, medyo malaki-laki to dito, mga kabayan. Ayan, dito sa nagtatrabaho. Mga isang linggo din sa nagtatrabaho dito. Ayan. Yan, ang haba to. Kaso wala, medyo katao-tao lang talaga mga kabayan dahil nga medyo gabi na. Yan, ito. Mga grocery store. Yan, bumili na din ako dito ng lemon. Ito, lemon nila. Dahil nga ay ito yung inumin niya. Yan, oh. Presyo. Lemon. Tapos bili tayo ng avocado. Yan, ito yung mga prutas dito. Yan. Ayun mga kabayan, no? Pauwi na tayo papunta ng bahay. Ngayong likod natin, diyan tayo bumili sa grocery store kung saan nagtatrabaho yung misis ko. Ito yung binili natin. Orange, lemon, tsaka avocado. Bali yung lemon pala, pakuluan natin. Tapos ipainom natin sa kanya para matanggal yung sipon. Sinisipon kasi siya, tsaka trangkaso, masakit yung katawan niya. So, ayan mga kabayan, no? Yun lang, i-share ko lang sa inyo. Experience ko dito mga kabayan, based lang sa experience ng misis ko din, mas madali lang dito maghanap ng trabaho pagka ikaw ay open work permit, kasi nga hindi na sila mahahasil kasi sila dito. Mas madali ka lang makapalay ng trabaho pagka wala ka ng mga papel na asikasuhin, mayroon ka lang permit yung asawa mo dito. Halimbawa ako, may kontrata kasi ako. Hindi ako pwede mag-apply sa iba kahit saan pagka hanggat valid pa yung kontrata ko dito sa aking company. Pero mahirap lang dito mga kabayan maghanap ng tatrabaho na magbibigay sa'yo ng papel. Kung talagang kailangan talaga at walang tao, ayan, pwede kang bigyan ng papel dito. Gaya sa trabaho ko ngayon, dati kasi naghanap sila ng construction dahil walang masyadong tao, kaya binigyan kami ng papel. Pero sa ngayon, medyo paunti-unti na din mga kabayan dahil construction, nagbabawas na din ng tao yung company namin. Kaya sa part ng misis ko ay medyo walang problema kahit saan siya magtrabaho, basta kung saan yung gusto niya ay pwedeng-pwede siya makatrabaho kahit saan, at pwedeng-pwede siyang maka-apply mga kabayan kahit wala siyang papel. Hanggang dito lang yung aking video mga kabayan, at malapit na tayo sa aming bahay. Yun yung bahay namin. Yan, sa unahan. Ayan yung pula na yan. At maraming salamat po sa panonood, at ingat po kayo palagi. Yan. God bless po.